Good day guys. So ngayon ay aking ibabahagi ang aking waste management sa aming bahay. So sa aming talaga mayroong magkahiwalay na tapunan o lalagyan ng mga basura. So ma-identify naman natin kung ang isang basura ay biodegradable or non-biodegradable. O yung mga basurang nabubulok or di nabubulok. So sa biodegradable o yung mga basurang nabubulok, ito ay inimbak namin sa likod ng bahay at nakabaon lamang ito ng mababaw at ginagawa namin ito ay nagsisilbing pataba at hindi lang basta-basta pataba kundi organikong pataba. Ito ay nilalagay namin sa mga halaman, sa mga tanim naming gulay, pwede rin sa mga sakahan. So mas okay yun guys kaysa sa mga nabibili natin na sa mga tinitimplang fertilizer. So sa non-biodegradable naman o yung mga basurang di nabubulok, ito yung mga basurang pwede mong i-reuse, pwede mong i-repurpose at i-recycle. Though di naman lahat pwede. So pwede din na ipunin mo at gawing kalakal o ibenta sa junk shop. So, pero kung creative ka talagang tao, just like what I've said earlier po, pwede mo itong i-reuse, i-recycle, and i-repurpose. Kaya, kumita ka na nga, mas nakatulong ka pa, lalo na sa kalikasan. So, yung ibang basurang di nabubulok o di na mapapakinabangan, katulad na lamang ng residual waste o yung special waste ay i-dispose na lang natin ng tama o ilagay talaga natin sa mga sanitary landfill. So, that's all for today's video. Thank you very much po.